Ayan kasi, nagpaayos-ayos ka ng ilong mo. Ay. Nagpa-nose enhancement ka. Wala ka tuloy na amoy. Alam mo naman si Paolo, di ba? May history din. May history. Di ba may dati na siyang ano, di siyempre. Malay mo naman, di ba? Kinaliwa ba niya si Jeanine? Eh parang napaka-unfair at bias naman yata nung pagkikritik nyo. Kaya mga kachika, medyo irritable ako at medyo naiinis din talaga ako nung napanood ko nga itong vlog na to ni Nanay Christy Permin. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol! Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Panigurado, alam naman nating lahat yung nangyaring hiwalayan sa pagitan ni Shian Lim at ni Kim Chu noong December lamang. At alam din natin mga kachika na bago pa mag-December, 2 taon pa lamang bago sila maghiwalay, meron ang nangyayaring lokohan mga kachika. At si Shian Lim ha, proven na yan mga kachika with evidence na si Shian Lim ang nanloko ng gamit at ng iwan kay Kimi. Hindi pa. Shian Lim muna. Shian Lim kasi ilang taon sila magka-relasyon. More than one decade. Oo, ni Shian Lim. Pero nakakaloka lang, di ba? Marami na palang mga ganap na hindi niya alam. Hindi, yun nga ang question ngayon. Diba sabi, nagpakasal na sa New York. Sabi! Hanggat hindi nila inaamin yan, lahat ay questionable. Yes! Pero meron din lumulutang na magkarelasyon pa si Zian Lim at saka si Kim Chu. Magka-live-in daw na sila ni Iris Lee. Parang hindi ko pa naniniwalaan nyo. Ang galing-galing naman itong lalaking to. Napakadulas niya. Ano siya, palos? Ngayon mga kachika, ang hindi ko lang matanggap yung napanood ko na latest vlog ni Nanay Christy Permin. Kasi mga kachika, medyo nasasaktan ako bilang isang Kim Pao fan kung paano nila diniscribe yung naging attitude or respond ni Kimi sa panlulokong ginawa ni Shian Lim. Panoorin nyo to mga kachika. At wala man lang tayo narinig kay Kim Chu. Oo. Kahit kay Shian, wala tayo narinig. Wala din. At dapat ang unang nakaramdam niyan, si Kim Chu. Puro palagay ko talagang, sa akin lang nga palagay ko, baka totoo yun. Kasi kung minsan pag dinatanong kasi si Shian Lim tungkol kay Kim Chu, parang nililigaw niya. Iniiwas niya. Iniiwas niya. Eh si Kim Chu. Ay si Kim Chu, hindi masyadong madaldali. Hindi masyadong mabago. Martier. Matiisin. Ano ang nangyari? Ba't siya nalusutan ng 2 years na live-in ng dalawa? Pagkatapos siya, karelasyon din. Kawawa naman masyado si Kim Chu. Ala kaya siyang pakiramdam. Ang dami po tuloy bumabato ngayon kay Kim Chu. Ang sabi, ikaw kasi sobra kang martir. Kita mo niloloko ka na wala ka pang alam. Ngayon direct to the point ako dyan mga kachika. Gusto ko lang magbigay ng reaksyon dun sa sinabi niyang sinisisi nila si Kim Chu dahil masyado daw martir. Mga kachika, si Kimi ay mapagmahal na tao eh. Kumbaga, handa niyang i-endure yung sakit para dun sa taong mahal niya. Maganda ka, mabuti kang tao, maganda ang mukha mo, maganda ang puso mo. You deserve the best, you deserve love. Yes! Mga chika, yun ay purong pagmamahal. Diba? Kahit naman sinong tao eh. Diba? Kumbaga, ibibigay niya lahat kahit nasasaktan na siya basta dun sa taong mahal niya. Masisisi mo ba si Kim Chu kung siya ay martir? Masisisi mo ba kung ibinibigay niya lahat para sa taong mahal niya? Di ba mga kachika, ngayon parang tinitira kasi ni Nanay Christy Permin dyan yung respond ni Kim Chu dito nga sa ginagawa ni Shian na panluloko. Parang sinasabi niya na alam na naman ni Kimi na niloloko siya pero bakit ayaw niya pang iwan? Ngayon mga kachika, dapat hindi si Kimi yung tinitira nila dyan. Dapat ang tinitira nila dyan si Shian Lim. From the first place, bakit niya ba niloko si Kimi ng 2 taon? Tapos merong matinding basher na nagsabi, ayan kasi, nagpaayos-ayos ka ng ilong mo. Ay. Nagpa-nose enhancement ka. Wala ka tuloy na amoy. Kasi nga, yung amoy na tinatawag, pati niya na amoy yan na meron palang girlfriend na iba. Ay, diba? Eh kasi nga, Nay, kasi pag nagpaayos ka, totoo ba yun? Sa akin, speaking from my experience, pag nagpaayos
maayos ka kasi ng ilong, yung gasipon mo, tumutulong na, di mo namamalaya. Totoo ba? Ay, ganun? Experience wala ka nang nararamdaman. Wala, kasi parang ano siya eh. Manhid na. Oo, kasi may foreign ano eh, object sa ilong mo. So, ang sabihin, kahit sipon mo na, hindi mo na nararamdaman. Hindi mo nararamdaman, unless na dumikita sa labi mo na meron ka palang sipon. At may nagsabi. At may nagsabi. Uy, ano ba, Romel? Sipon mo, ano ka ba? Ay. Kaya pag may nararamdaman ka sipon ka, dapat ano ka aware ka, hawak ka ng hawak sa ilong mo. Yung pag ano na ganun gaya ng luha, hindi mo mararamdaman ang pagtulo. Merong nararamdaman mo pero yung galing dito sa loob sa ilong mo hindi mo na mamaramdaman. Ay, ganun na nangyari kay Kim. Yung hari na wa maaamoy niya rin. Bakit? Ay, di yun. Alam mo naman si Paolo, di ba? May history din. May history. Di ba may dati na siyang ano, di siyempre. Oh. Alam matagal lang tapos yun. Oo, pero siyempre, ay, okay, Janine. Oo, oh, malay mo naman, di ba? Kinaliwa ba niya si Janine Gutierrez? Ay, di ba, pero di ba sabi ni Janine, wala naman residence siya alam tungkol kay Paolo? Ay. Ngayon mga kachika, especially mga Kim Pao fans na katulad ko, ang reaksyon ko sa sinabi na yan ni Nanay Christy Permin, parang napaka-unfair at bias naman yata nung pagkikritik nyo. Diba, kumbaga ano naman kinalaman nung pagpapanose job nung tao kung hindi niya kaagad nalaman or di niya kaagad, alam niyo, binigyan ng aksyon yung ginagawang panluloko at panggagamit sa kanya ni Sian Lim. Parang nakakainis lang pakinggan, ano, na pati yung ilong ni Kimi dinadamay nila. May fire sa loob ng bawat isa sa atin. Kahit ilang beses tayong natumba, ilang beses tayong tinapaktapakan, basta't alam natin kung ano yung goal natin sa buhay. Hindi tayo papabayaan ang ilaw na yon. Pero ang totoo naman, at the end of the day, si Sian Lim yung nagloko mga kachika eh. Bakit nyo ba binabanatan si Kimi? Kumbaga, si Sian Lim yung nanloko, diba? Siya yung nanggamit. Sabi nga, diba? Nagpakasal pa siya sa New York doon sa kanyang third party. Diba mga kachika? Yun pa lang, malalaman mo na na talagang lahat yon, yung hiwalayan na yan, kasalanan niya ni Sian Lim. Siya pa nga yung nagyayabang, di ba, sa mga interview na parang ayaw niya nang talagang balikan si Kim Chu. Ayaw niya nang balikan yung controversy regarding kay Kim Chu. Ngayon mga kachika, sana, huwag nilang banatan si Kim. Kumbaga, huwag nilang sisihin, huwag nilang tirahin dahil si Kim nagmahal lamang. Ang sisihin nila dyan, yung taong binasura at binaliwala yung pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Kim Chu. Kaya mga kachika, medyo irritable ako at medyo naiinis din talaga ako nung napanood ko nga itong vlog na to ni Nanay Christy Permin. Kasi may pagkabayas eh, hindi ko alam kung paborba ba sila kay Sian Lim or galit ba sila kay Kim Chu. Kaya nga hindi na rin ako nagtataka no, na pati si Vice Ganda at yung ibang mga celebrity natin dito talagang naiinis kung paano mag-deliver at magbigay ng judgment itong si Nanay Christy Permin. Kasi mga kachika, medyo stepping out of the line na siya sa kanyang mga sinasabi. Pero kayo mga kachika, tatanungin ko kayo, sa tingin nyo ba tama itong pinagsasabi ni Nanay Christy Permin at yung mga kasama niya? Kung meron kayong opinion dyan, hihintayin ko, ilagay nyo lang dito sa comment section para mapag-usapan natin. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.